Okay, FYI is back and I'm your host Willie Spirito with Congressman Nicky Briones, partner. Maganda kami, partner. Oh, at mukhang tuloy na tong ano, tong pagpapile natin ng nagpapile tayo ng petition para sa member initiated referendum ng mahigit 4,500 na mga miyembro galing sa 17 bayan at 15 distrito. Okay, pero bago ang lahat ng yan, pakilala natin itong ating mga kasama. Ang presidente nandito sa aking kaliwa, ang presidente ng Limcoma Multipurpose Cooperative, kung saan siya ngayon ang presidente nitong ACOB 2, ang Alliance for Consumer Ownership of Batelec 2. And likewise si Dr. Ernie Reyes, siya naman ang ating pinaka-presidente dito sa NGO Federation ng Lungsod ng Lipa. At siya ang isa sa nangunguna para dito sa conversion ng Batelec 2 into a real stock cooperative na irerehistro natin sa CDA. Okay, and likewise our legal counsel. Kasama naman natin ang ating legal counsel. Wala iba kundi si Attorney Art Pamatigan. Attorney, basta po kayo. Okay. So, ito ang pinag-uusapan namin eh. Pwede pa lang i-convert ano yung cooperative na ginamit nito for more than 40 years eh alimbawa Batelec kakibat po nito eh kooperatiba yung pala eh, hindi pala sila stock member o na tunay na may-ari nitong kooperatibang ito, then it can be converted now to real cooperative pag ito na rehistro na sa CDA. Okay. Now, sino-sino itong mga magaganda at gwapong nasa likod natin, Congressman? Yan, yung mga leader ng iba-ibang bayan, mm-hmm, kung saan sila yung nanguna, mm-hmm, para kumalap ng 300 mahigit na pirma, mm-hmm, para sa petition na ito na gagawin. Araw na ito. Bawat taon yan, ano? Bawat bayan, bawat distrito. Okay. So, lahat-lahat yan, 15 distrito. At ito nga yung nagkaisa at nagsama-sama para mag-petition na at gawin ang tunay na kooperatiba itong Batelec 2, sapagkat matagal nang tinatawag na kooperatiba, hindi naman tunay na kooperatiba. Kinukolektahan ng puhunan ang ating mga electric consumer, itong 248,000 na electric consumer ay kinukolektahan itong member contribution for capital expenditure or MCC na ngayon ay tinawag na reinvestment fund for sustainable capital expenditure. Magkano na nakukolekta dyan sa sinasabi mong Yangkong? Sa ngayon na ang nakukolekta sa isang buwan aabot ng 18 million pesos ang nakukolekta dito sa ating mga miyembro, mm-hmm, at sa loob naman ng isang taon 216 million pesos ang nakukulikta sa loob ng isang taon. Pero yung kabuuan na, partner? Pati yung tinotal, ang buong kabuuan, simula nang ito ay kulektahin sa ating mga electric consumer, simula na sila ay kumabit dito sa Batelec 2, aabot na ng 1.1 billion pesos. Wow! Kaya kalaki ang pag-aari. Ngayon, Kong, mamaya pupunta tayo sa Batelec. Ipapile natin yung petition for member-initiated referendum. Okay. After that, pag natapos na yung referendum, ano naman ang susunod na akbang natin? Ang mangyayari niyan, kinakailangan makakalap tayo ng pagsang-ayon, mm-hmm, ng hindi bababa sa 20% ng lahat ng miyembro dito sa Batelec 2. Okay. Kung makakakuha tayo ng 20% above ang makukuha nating pirma o yung sumangayon para ito may convert into stock cooperative at ma-register sa CDA, ay ito ay pwede nang bigyan ng certificate of registration sa CDA kapag tayo nag-register. At pag ito na bigyan ng certificate of registration ng CDA, ang mangyayari,
tunay na itong kooperatiba. Yung tinatawag na stock cooperative, yan na ang mga miyembro ay pwede nang isyuhan ng stock certificate bilang patunay na sila may pag-aari dito sa Batelecto, at sila ay may pakinabang. Pwede nang tumanggap ng patronage refund, dividend, or interest and capital, at sigurado, bababa ang kanilang babayaran kuryente sapagkat tax exempt. Wala nang IBAT na mapapalagay doon sa kanilang resibo. Okay, so automatic, bababa ang kanilang babayaran. May tatanong ako dito sa mga kasama natin sa audience. Payag na ba kayong maging real cooperative? Payag! Ayun. Eh sabi ni Senator Enrile, nung inilalaban niya yung pagtaas, pagbaba ng Meralco, eh gusto ko, masaya ka. Yung bang slogan ni Enrile? Hindi, gusto ni Enrile, happy ka. Pero happy ka? Dito, gusto, anong naman ang gusto mo? Hindi, gusto natin, lahat tayo, happy yung mga member, consumer ng Batelecto, sapagkat sila na ang magiging tunay na mayari, sapagkat sila naman talaga namunang, at magkakaroon sila ng katibayan na sila ay may pag-aari dito sa Batelecto. Doc, Ernie Reyes, palagay mo pagsampa natin ito, yung ating mga consumer member will be happy. Palagay ko ay hindi lang happy, happy. Okay. Pagkat sila'y handang-handa na, matagal na nangamunit sa akin, gustong-gusto na nilang maturo yung referendum. Attorney, in legal matters, whether they like it or not, re-receiving ba ito ng Batelec? Dapat nga lang pong tanggapin ng Batelec 2 ang ating petisyon. Dahil legal naman ho ito, under Republic Act 9520, ay sinusunod natin yung proseso. At mayroon po silang 30 araw upang aksyonan ang petisyong ito. At kung hindi po ay kumbaga epektibo ho yung petisyon na dapat ay magkaroon na ho ng referendum. Whether they sit on it or act on it, ay dapat to ay magkaroon talaga ng referendum ayon ho sa Republic Act 9520 at yung pong mga memorandum order pa na lumabas tungkol po dito sa issue ng pagiging kooperatiba ng Batelec 2. Okay. Sabi mo kung kay, Mr. President, 300 lang kailangan natin per bayan, ano? Sobra yata yung nalikom ninyo, 4,500 to 5,000. Paano na ginawa ito? Bawat bayan, interesado naman talaga na maging cooperative ito. So, sinabi lang namin sa mga inang representative ng bawat bayan na kailangan natin ng mga ganitong pirma. At sila yung buluntad. Nung nagkusa sila na magpapirma sa mga tao nila sa ilang barangay, at ito nga, lumabas. Sobra pa doon sa requirements. Okay. Pagka kayo ba ay nagkaroon na ng referendum at na-convert na kayo in real cooperative, happy-happy ba kayo? Happy-happy! Wow, masaya pala yung mga Batangay nyo, partner. So, meron ka pa bang gusto? Ano mo, partner? Ito yung tinatawag na malapit na magkaroon ng katuparan. Ang matagal ng pangarap ng mga Batangay nyo na sila ang maging may-ari na nito. At walang imposible dyan dahil yung Agusan naging real cooperative na yan, ang Daneco, Davao del Norte Electric Cooperative na convert na yan. Ngayon, ang susunod na mako-convert, ito namang Batelec 1 and 2. Itong Batelec 2 ang ating unahin. Hopefully yung Batelec 1 magawa rin natin sa sama-sama at tulong-tulong ng lahat ng mga Batangay nyo, pagkat ako'y naniniwala na ito ay yung matagal na nilang hangarin na magkaroon naman ng boses, magkaroon ng karapatan at magkaroon ng pakinabang sa puhunan na kinolekta sa kanila. Sa totoo lang, kinolekta ito sa mga electric consumers nang hindi alam ng ating mga taong bayan. So, ito yung karapatan nakalagay sa batas doon sa IPIRA na Republic Act 9136 at saka yung sinabi ni Attorney sa Republic Act 9520 kung saan nakasaad yung tinatawag na referendum upang mabigay sa ating mga electric consumer ang pagpapasiya. Saan ba ninyo gustong dalahin itong ating Batelec 2? Ito ba'y gusto ninyong gawing tunay na kooperatiba under CDA or gawing korporasyon under Securities and Exchange Commission or manatili sa non-stock non-profit
under ng National Electrification Mayor, hindi, Administration. Hindi pwedeng non-stock. Pag non-stock, wala kang pakinabang, wala ka pang sertipiko. Eh, ang siguro ang pwedeng sabihin ng ating mga mamamayan ngayon, ano? Neya, Batelec, gusto namin maging happy. Yun lang, para tuloy na. Payag ba kayo doon? Neya, Batelec, gusto namin maging happy. Magbabalik po ang FYI. GSAT, direct to home TV. Watch the world whenever, wherever. No boundaries. It's more than the basic. GSAT High Definition. Get high with HD now. Catch your favorite sports. Watch your favorite movies. And get live entertainment. Upgrade your lifestyle. Get digitalized with GSAT HD.